araw, mga kapatid. This is Brother Dino, hearing some thoughts for the journey. Our gospel for this Sunday is Mark chapter 14, verse 1 to chapter 15, verse 47. Ngayon, pumapasok na tayo sa mga mahal na araw. Nagsisimula ang mahal na araw sa linggo ng palaspas. At ngayon, inaalala natin ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Inaalala natin ngayon ang mainit na pagsalubong ng mga tao kay Jesus sa pamamagitan ng pagwawagayway ng mga palaspas at paglalatag ng mga magagandang tela at balakang. Nagtataka ba kayo kung bakit pumasok si Jesus sa Jerusalem? Ano bang pakay ni Jesus sa kanyang pagpunta sa Jerusalem? Pumunta lang ba siya doon para maglakwat siya? Pumunta lang ba siya doon para magbakasyon? Trip lang ba niya na pumunta doon? May dahilan kung bakit pumasok si Jesus sa Jerusalem at hindi pwedeng wala. Ano ang kanyang dahilan? Pumunta si Jesus sa Jerusalem upang harapin ang kanyang mga paghihirap. Bilang katuparan sa plano ng Diyos, siya ay pumunta sa Jerusalem. Si Jesus ay pumasok sa Jerusalem dahil papalapit na ang panahon na kung saan siya ay panghihirapan at ipapao sa krus. Dumating na ang takdang panahon at kinakailangan namin Jesus na harapin ang mga dapat niyang harapin bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pero dahil si Jesus ay tao rin, nangamba rin siya sa mga manghilan. Nakaramdam siya ng takot dahil napakahirap naman talaga ng kanyang daranasin. At dahil dito, siya ay nangamba at gusto pa niyang umiwas sa mga paghihirap na ito. Pero dahil alam niya na bahagi ito ng plano ng kanyang ama, pinili niya na sumunod sa kung anong plano. Hindi niya sinira ang plano ng kanyang ama, sapagkat ito ay kanyang niyakap at inupad. At ito ang ating inaalala, yung mga mahal na araw, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Imbis na matakot, pinili ni Jesus na magpakatatag. Imbis na umilag, pinili ni Jesus na humarap sa paghihirap. Imbis na tumakas, pinili ni Jesus na yakapin at tanggapin ang mga mangyayari sa kanya. Suffering is evident in our world today. Pandemic is still here. COVID-19 is still here in our world and many people are suffering right now. The pandemic is still here. COVID-19 is still here in our world and many people are worrying right now on what will happen in the future. Will the current situation improve or it will become worse? We don't know what will happen next. That is why, like Jesus, we are afraid, we are worried, we are uneasy. Nababalot tayo ngayon ng takot at pangamba kasi parang bumabalik ang mga nangyari noong nakaraang taon at lumalala na ang sitwasyon ngayon. On the other hand, some of us choose the easy way. Why? Because we don't like suffering. We want everything to be instant. We want everything to be smooth, to be easy, and to be accessible. We say no to suffering. We say no to the difficult and hard way because we prefer the quickest and easiest way. Some of us are not fans of suffering. But in reality, suffering exists. Suffering is evident like what we are experiencing today. Hindi nalalaos ang mga paghihirap, pagsubok, dahil lagi itong sumusulpot. Lalo na sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Akala natin okay na. Pero nang iba ang init ng hangin at dito pumapasok ang paghihirap at mga pagsubok. O diba? Hindi nalalaos sa mga paghihirap at mga pagsubok dahil lagi yan nandyan sa buhay natin. Biglang susulpot yan. Hindi mawawala yan na kahit si Jesus hindi rin nakalusot dahil dumaan din siya sa paghihirap. Pero ibahin ninyo si Jesus. Tulad nga na sinabi ko kanina, imbis na matakot, siya'y nagpakatatag at niharap niya ang kanyang mga paghihirap. At ito ang dapat nating gawin. Kailangan nating harapin ang lahat ng ating mga pagsubok at paghihirap. Hindi tayo makakalusot dito. Tandaan natin yan. Kaya kailangan natin itong harapin dahil bahagi rin ito ng plano ng Diyos. Kung naging bahagi ng plano ng Diyos sa mga paghihirap ng Jesus, gayon din ang ating mga paghihirap.
normal lang na matakot. Normal lang na mangamba. Pero huwag sana tayo magpakain sa takot at pangamba. Dahil kakainin talaga tayo nito. At ang kalalabasan nito ay pagiging duwag na kita. Labanan natin ang takot at pangamba. Palitan natin ito ng pagtitiwala at pagpapakubaya. Sundin natin kung ano ang nais ng Diyos. Kung nais niya na maranasan natin na pagsunod paghihirap, so be it. Let His will be done. Let us remember that these sufferings and hardships are not just a curse because they can be a grace in disguise. Why? Because God can teach us lessons on these painful moments. The existence of sufferings and hardships has a reason, and this is to wake us up, teach us a lesson, to leave our comfort zones, and to accept and embrace our own causes like Jesus. Our words and actions echo the words of Jesus, not what I will, but what you will. Let us accept our sufferings and hardships, and may God's will be done. Jesus, ganun po kami ng lakas na harapin ang aming mga paghihirap. Huwag po sana kaming mawalan ng pag-asa. Huwag po sana kami mawalan ng pananampalataya. Patatagin mo po ang aming mga puso. This is our thoughts for today. May God bless you on your journey.